Chapter 2. Hoy Lara, bumaba ka dyan at may bisita ka. Wika ng kanyang inay na si Aling Ines nang kumatok ito sa pinto ng kanyang kwarto. Pagkasabi niyon ay narinig na niya ang mga yabag nito pababa ng hagdan. Nakakunot ang noong bumangon siya mula sa higaan at sumunod dito. Mag-iisang oras na mula nang makauwi siya sa bahay. Pagkatapos magbihis ng pambahay na damit ay nahiga siya sa kama tumitig sa kisame. Ay nako, salamat naman at dumating ka. Abay kanina pa nagkukulong ang batang iyan sa kwarto niya. Hindi ko naman matanong dahil kilala ko ang anak ko. Magsasayang lang ako ng laway pero hindi pa rin iyon magsasalita. Narinig niyang sabi ng kanyang inay sa kausap nito. Tuloy-tuloy siyang bumalik sa hagdan sa pag-aakalang bumalik si Gigi at ito ang kausap ng kanyang ina. Ngunit napatda siya nang makitang si Johan pala ang kanyang bisita. Oh, akala ko'y tulog ka. Kanina pa ako kumakatok sa kwarto mo eh. Baling sa kanya ng kanyang inay, nanatiling nakatitig sa kanya si Johan. Lalo lang siyang nainis, sumimangot pa siya. Aba, tingnan mo nga naman ang batang ito. Ang mabuti pa'y lumakad na kayo at baka abutin pa kayo ng paglalim ng gabi. Lara, papasyal daw kayo nitong kaibigan mo. Kumilos ka na riyan, magbihis ka na at nang makabalik kayo kagad. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Nang tingnan niya si Johan, ngiti lamang ang itinugon nito. Magpoprotesta sana siya nang makitang naghihintay ang inay niya. Walang nagawang tumayo na lamang siya. Tahimik na nagpatio na siya sa paglabas ng kanilang bahay. Sumunod sa kanya si Johan. O Johan, bumalik kayo kagad ha? Huwag kayo masyadong magpagabi. Pahabol pa ng kanyang inay. Nang lingunan niya si Johan ay nakita niyang tumango ito. Paglabas niya sa kanilang tarangkahan ay wala ang inaasahan niyang tricycle nito. Bagkos ay isang motorsiklo ang bumungad sa kanya. Inalis ko muna yung sidecar. Mas maganda kasing mamasyal sa aplaya kung single lang ang dala nating sasakyan. Paliwanag ni Johan. Still, she didn't bother to utter a word. Tara na. Sabi pa nito, sabay hatak sa kanyang kamay. Walang imik na nagpatianod na lamang siya. Pwede ba Johan? Tumigil ka na nga? Naiinis na saway ni Lara sa ginagawang pagsigaw nito. Hindi pa sila nagtatagal sa tabing dagat ay nakakatatlong sigaw na ito. Hindi naman niya mawari kung ano ang dahilan ng pagsigaw nito. Mula sa pagkakadipa sa harap ng dagat ay maluwag ang ngiting bumaling ito sa kanya. Bakit? Naiinggit ka. Gusto mo rin sumigaw ano? Mag-isa ka no? Ayoko mo magmukhang tanga. Sagot niyang inirapan pa ito. Unti-unting umiti naman ito. So ang tingin mo pala sa akin ngayon eh tanga ko. Kung hindi lang ito nakangiti, iisipin niyang nagtatampo ito. Bahala ka sa gusto mong isipin. Naiinis pa rin sabi niya. Nawala ang pagkakangiti nito. Walang imik na lumakad ito papalapit sa kanya. Pabagsak na nakaupo ito sa katawan ng nakatumbang puno ng niyog na kinauupuan niya. Inawakan nitong magkabilang balikat niya at sa pilitan siyang hinarap nito. Uy, bakit ba galit ka na naman? Sino na naman ba ulit ng away sa'yo sa eskulahan at pati ako dinadamay mo ha? His voice was firm, which made her think he was acting like her father. Johan, pwede ba? Singhal niya dito. Binitiwa naman siya nito, saka ito humugot ng malalim na hininga. Pasimpleng tinignan niya ito mula sa sulok ng kanyang mga mata. Siguro meron ka na naman ano, kaya parang nagmemenopause ka. Pagbibiro pa nito. Sa inis niya, ay padaskol na tumayo siya at naglakad sa tabing dagat. Oh, tingnan mo to. Narinig niya ulit na sabi nito. At kahit hindi niya ito tingnan, alam niyang napapailing ito. Napabuntong hininga siya. Patuloy siya sa paglalakad. Naingganyo siyang pagmasdan ang tahimik na karagatan, kaya naman lumapit siya roon. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at dinama ang maliliit na alon na sumasalampok sa kanyang mga paa. Nararamdaman din niya ang nakakakiliti at mga pinong buhangin sa kanyang talampakan, pati na rin ang malamig na tubig. Hoy! Huwag kang lulusong sa tubig ha, at baka malunod ka. Di pa naman ako marunong lumangoy kaya hindi kita kayang sagipin. Narinig niyang sabi ni Johan, na natili siyang nakatalikod dito at nakaharap sa dagat. Hinayo ng mga mata niya ang maliliit na ilaw sa gitna ng karagatan, nanggagaling ang mga iyon sa mga bangkang pangisda. Tuwang-tuwa siya sa ginagawang pagmamasid nang bigla na lamang may umakap sa kanya mula sa likuran. Hindi pa nakontento, iniangat siya ni Johan. Huli ka! Johan, ano ba? Sabi nang baka malunod ka eh. Hindi ako malulunod, kaya ibaba mo na nga ako.
Naiinis na utos niya dito. Ibinaba nga siya nito, ngunit hindi nito inalis ang mga brasong nakayakap sa kanya. Ano ba? Yung mga braso mo ang bigat! Aniyan pa dito. Pero ang totoo ay ayaw niyang alisin nito ang mga iyon. Laking tuwa pa niya nang lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Ayaan mo na lang silang ganyan. Malamig dito oh. Wala akong dalang jacket na pwedeng ipahiram sa'yo. Kaya ako na lang ang human jacket mo. Mula sa pagkakatayo sa kanyang likuran, ay ipinatong nito ang baba nito sa kanyang balikat. Napapikit siya sa kalagayan nilang iyon. Kapag kuwan ay bigla rin siyang nakaramdam ng hiya dahil ang alam niya, wala naman iyong ibang kahulugan para dito. Ganun pa man, gusto niyang samantalihin ang pagkakataong iyon. Hindi madali para sa kanya ang mga ganoong sitwasyon. Ngunit pipiliin pa rin niyang maranasan iyon para maramdaman ang sandaling kaligayahan na nadarama niya. Nakikiliti siya sa mainit na hininga nito na tumatama sa punong tenga niya. Alam din niyang nasasamyo nito ang kanyang buhok. Lihim siyang nagpapasalamat na gumamit siya ng conditioner kaninang umaga sa pagligo niya. Kaya nakakasiguro siyang mabango pa ang kanyang buhok. Ang sarap dito, no? Tanong nito sa kanya pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik. Tumango lamang siya bilang pagsang-ayon. Pakiramdam ko, parang tinatangay ng malamig na hangin ang lahat ng problema ko. Lalo na kapag sumisigaw ako. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Napakunot ang noon niya sa narinig. Di yata't may problema ito. Kumalas siya mula sa pagkakayakap nito, saka ito nilingon. Hindi nagawang itago ng liwanag na dulot ng buwan ang lungkot na pagkabalisang nabasa niya sa mga mata nito. Sinubukan itong iwasan ang kanyang mga tingin. Lalo lamang niyon kinukumpirma ang hinala niya. They had been friends for a long time. Batid niyang napakahirap para dito na magsabi ng problema sa kanya. Maliban na lamang kung pipilitin niya ito o hindi na nito makayanan dahil sa bigat. Anong problema mo, Johan? Marahang tanong niya dito. Nawala ang inis na kanina lamang ay nadarama niya para dito. Hindi ito sumagot. Bagkos ay tumanaw ito sa malayo. Ginagap niya ang kamay nito. Isang gesture iyon na palagi niyang ginagawa kapag may dinaramdam ito upang bigyan ito ng assurance na makikinig siya dito. Aalis yata ako eh. Wika nitong nakaiwas pa rin ang tingin sa kanya. Para namang may sumabog na bomba sa harap niya. Pakiramdam niya ay umurong ang kanyang dila. Kakaibang takot ang bumalot sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng 17 taon, nagpakita na rin sa wakas ang siraulo kong tatay. Ang akala ko nga, impostor lang ang lalaking dumating sa bahay namin kanina. Pero kilala siya ni Lola Tinay. Ayun, pagkatapos magpaliwanag, sinabing kukunin na raw niya ako. American citizen na raw siya. At gusto niya akong isama roon. Wala na raw kasi siyang pamilya eh. Ang sabi ko nga, karma lang yun sa ginawa niya sa inay ko. Halatang masama ang loob nito habang nagsasalita at siya man sumama din ang loob. Pakiwari niya ay napaka-unfair ng mundo ng mga sandaling iyon. Kalain mo ang kamukha ko palang gago? Mapait na dugtong pa nito nang bumaling sa kanya. Pagkatapos ay muli itong humarap sa dagat at paulit-ulit na isinigaw ang salitang gago. Saka lamang siya tila nagising mula sa pagkakatulala nang makitang hysterical na ito. Hindi na siya nag-isip. Niyakap niya ito habang nakatilikod sa kanya. Sa ganoong paraan ay mapapayapa man lamang niya ito. I'm sorry, Johanna. Hindi ko alam na may problema ka pala eh. Kaya ka nagsisigaw kanina. Punong-puno ng pagsisising wika niya. Tumigil naman ito sa pagwawala. Ramdam niya ang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Hinagod niya ang likod nito. Ilang minuto rin silang nasa ganoong ayos hanggang sa may masmasan na ito. Walang imik na humarap ito at tinitigan siya. Siya man ay gumanti ng titig dito. Bakas pa sa mga mata nito ang matinding paghihinagpis. Nakisimpatya siya rito. Higit kanino man, siya ang nakakaramdam ng mga nararamdaman nito. Isang malalim na hininga ang hinugot nito bago pilit ng umiti. Pasensya ka na, hindi ko naman gusto. Wala iyon, huwag ka mag-alala. Putol niya sa sinasabi nito. Hinampas pa niya ito ng mahina sa braso. Hinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. Napapikit siya. Hindi siya tumutol na makulong sa mga bisig nito. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan mo, Lara, ha? Kilala mo ko. Hanggang maaari ayokong magsasabi ng problema. Pero ikaw lang talaga ang nakakaya kong pagsabihan eh. Kapag kailangan na talagang ilabas ng mga sama ng loob ko. Napangiti siya sa sinabi nito. Nakadama siya ng kaunting kasiyahan. Pakiramdam ko nga,
Ang sama-sama ako eh. Alam kong may problema ka rin. Gusto kitang tanungin pero parang hindi ko kayang makinig ng panibagong problema. Sorry Lara ha. Hayaan mo. Babawi rin ako sa'yo. Ano ka ba? Sabi nang okay lang eh. At saka, wala naman talaga akong problema. Medyo may topak lang ako kanina. Pagsisinungaling na lamang niya, hindi makakabuti para dito kung sasabay pa siya sa mga alalahanin nito. Mas nagimbal siya sa narinig na aalis na ito kaysa sa nalaman niyang may gusto ito kay Abby. Kailan nga palang alis mo? Tila may bumara sa kanyang lalamunan nang itinanong niya iyon. Tumawa ito ng pagak. Ang sabi ng gago kong ama, sa lalong madaling panahon daw, lalakarin na raw niya mga papeles ko. Gago nga eh, hindi malang tinanong kung papayag ba ako. Pinag-iisipan ko pa nga kung pipirma ako sa mga papeles na yun eh, kung sakasakali. Tangay ka ba? Ang ganda-ganda kaya ng buhay sa Amerika no? Malay mo, dun matupad ang mga pangarap mo. Oo nga, kung yun ang magiging kapalit, bakit nga ba hindi? Kaya lang malulungkot ako. Natatakot din ako. Puno ng pag-aalala ang mukha nito nang muli siyang tingnan. Natatakot? May kinakatakutan palang sige ng San Jose? Oo naman. Kita mo namang hindi ako marunong mag-Ingles eh. Kanina nga habang kinakausap pong tatay ko, halos hindi kami magkaintindihan. Minura ko na nga eh, hindi pa rin niya ako naintindihan. Ngumiti pa rin. Hindi na niya napigilan ang matawa sa pasimpleng pakwela nito. Eh kung nagkataong minura ka pala niya kanina, hindi mo rin siya maintindihan? Ay, yan naman ang hindi mangyayari. Alam ko naman yata yung mga umura ng Ingles. Sagot nitong iniliyad pa ang dibdib niya. O siya, fine. Basta kapag kailangan mo ng tutor sa pag-aaral mo ng Ingles, sabihan mo lang ako ha. Papahiramin kita ng mga English dictionary at mga libro. At hayaan mo, hindi kita sisingilin ng mahal. Tama na sa akin ang imported na chocolate kada isang linggo kapag nandun ka na sa Amerika. Ha? Aba, aasahan ko yan ha. Tayo na nga, masyado ng gabi. Baka pareho tayong mamura ng nanay mo kapag hindi pa tayo umuwi. Malalim na ang gabi ay hindi pa rin makatulog si Lara. Pabalik-balik sa isipan niya ang mga sinabi ni Johan. May kung anong takot ang lumulukob sa kanya sa tuwing may iisip niya ang naaalis na ito. Hindi pa man, pakiramdam niya ay unti-unti na siyang mamamatay. Masyado na siyang nasanay na kasakasama ito. At kung mawawala ito, alam niyang dadalhin nito sa pag-alis ang kanyang puso. Tama nga siguro ang kaibigan niyang si Gigi nang sabihin itong mahal niya si Johan. Hindi niya iyon naisip nung una. Napabalikwas siya at napatuwid ng higa. Nakatingin siya ngayon sa kisame ng kaniyang kwarto. Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang mainit na likidong nagmumula sa kanyang mga mata. Mula sa gabing iyon, batid niyang magiging malimit na ang kanyang pagluha. Malakas na tinawag ni Lara ang kanyang ama mula sa loob ng kanilang bahay. Laking gulat niya nang ibang tricycle na ang nabungaran niyang naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang bahay. Umahangos na lumabas ito mula sa likurang pinto. May dala itong isang timbang tubig. O Lara, ano yun? Tay, bakit ibang tricycle ang nasa labas? Nasaan ho si Johan? Wala si Johan eh. Ang sabi ng lola tinay niya, hindi raw makakapamasada dahil pumunta sa Maynila kagabi. Tumawag daw kasi yung tatay ni Johan at pinaluwas siya ng Maynila. Anito nang lumapit sa kanya. Nabigla siya doon. Nakaramdam siya ng pagtatampo para sa kaibigan. Ganun po ba? Ni hindi man lang niya ako pinagsabihan. Puno ng hinanakit na wika niya. Eh, madalian nga raw ang pagluwas ni Johan eh. Mahala na, lumakad ka na at baka malate ka pa sa eskwelahan. Utos ng kanyang ama. Mabigat ang loob na lumakad na siyang muli palabas ng kanilang bahay. Kung siya ang masusunod, ayaw na niyang pumasok sa eskwelahan ng araw na iyon. Oh, Lara, mukhang hindi may pinta ang mukha mo. Una sa kanya ni Gigi sa pagbaba niya ng tricycle. Ay, parang alam ko na kung bakit. Nasaan si Johan? Malungkot na humugot siya ng malalim na hininga. Lumawas na daw ng Maynila eh. Matamlay ang boses na sagot niya. Aba, marunong na pala ngayong lumawas ang bad boy? Pagbibiro pa nito, hindi na siya nagsalita. Bagkos ay nagpationa na siya sa paglalakad. Naramdaman naman niyang humabol ito sa kanya. Nagpunta ako ng Biyernes ng gabi. Inisip ko kasing baka masama pa rin ang loob mo. Gusto ko sana makipagkwentuhan. Pero ang sabi ni Aling Ines, umalis ka raw kasama si Johan. Ah, oo. Namasyal kami sa tabing dagat.
Matipid namang sagot niya kay Gigi. Tila namang kinilig ito. Uy, nag-date sila. Tumigil naman siya sa paglalakad at saka tumingin dito. Ano ka ba? Para kang bago ng bago. Dati na namin ginagawa yun, no? Nag-iwas siya ng tingin, saka muling lumakad. Oh, edi sinabi mo na sa kanya na nagtatampo ka sa kanya. Nang muli niyang lingunin ito, nakita niyang tila sinusukat nito ang kanyang damdamin. Marahan siyang umiling. Ano ka ba naman, Lara? Hindi na uso ang martir ngayon. Bakit hindi mo pa sinabi? Ano naman sa palagay mong sasabihin ko, Gigi? Magkaibigan lang kaming dalawa. Hindi ko hawak ang damdamin niya. Sagot naman niya dito. Sa puntong iyon ay nagsimula nang bumango ng hinanakit sa kanyang dibdib. Dahil hinahadlangan ang pagiging magkaibigan ninyo, ang nararamdaman mo para sa kanya. Alam mo, napakahirap para sa isang babae ang magmahal ng lihim sa isang taong nakalapit na sa puso niya. At iyon ang nararamdaman ko sa iyo, Lara. Pero Gigi, hindi ko kayang magsabi ng nararamdaman ko sa isang lalaki. Isa pa, matagal na kaming magkaibigan ni Johan. Ayokong masirang magandang relasyong iyon. Maganda na yung ganito at hindi niya alam. At least makakalapit pa rin ako sa kanya. At isa pa, alam ko namang hanggang kaibigan lang ang pwede niyang maramdaman sa akin eh. Ay nako, Lara. Sa mga ganyang katwiran, palaging talo ang mga babae. Umiiling-iling na wika pa nito. Teka nga, ikaw kung magsalita ka para bang ang tanda mo na. Hoy Gigi, kahit sabihin mong matagal ka ng may boyfriend, huwag mong kalilimutan na 16 pa lang tayo, no? Dapat nga, hindi yung mga bagay na yan yung mga pinag-uusapan natin eh. Masus, pustahan tayo, Lara. Kapag ganyan ang katwiran mo, 30 anyos ka na hindi ka pa nag-aasawa. Oh, but ikaw talaga ha? Ganting pang-aalas ka naman ito sa kanya. Hablutin na sana niya ang bag nito, ngunit nakatakbo na ito. Abangan ang susunod na kabanata.